Isang pagbati, baitang labing isa. Narito na naman ako para sa panibagong yugto ng asignaturang pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. At sa yugtong ito ay bibigyan natin ng diin at mas pag-aaralan natin ang papel pananaliksik, lalong-lalo na yung mga hakbang na dapat isagawa ninyo para matagumpayan o maging epektibo at maging maayos yung susulatin ninyo pananaliksik. Okay? At bilang panimula, ay bibigyan natin ng tuon ngayon yung pagpili ng paksa. Kasi nga, di ba, sa lahat ng ginagawa natin sa pagsulat, may paksa talaga tayo na dapat ilaan para dyan. Gayon din sa pananaliksik, kailangan nyo ring pumili ng paksa na naaangkop at naaayon sa kung ano ang layunin ng isasagawa ninyo pananaliksik. Now, madali lang yan, miss, na gawin yung pagpili ng paksa. Madali lamang na pumili ng paksa. I tell you, yung pagpili ng paksa, isa siya sa pinakamapanghamong bahagi ng pagsulat ng isang pananaliksik. Bakit sinasabing pinakamapanghamon? Kasi nga, yung madalas na paksa na siyang ginagamit at pinagtutuunan lamang ng pansin ng mga mananaliksik is yung mga paksang palasak na, kumbaga ginagamit or lagi nang ginagamit ng karamihan. Kasi yan yung nakikita sa social media, yan yung nakikita sa mga aklat, at iba pa. Narito ngayon, kung isa kang mapag-isip at isa kang mapanuri na mananaliksik, marami ka pang maaaring mapagkunan ng paksa. Isang bago at may ibang paksa. Lalong-lalo na yung napapanahon na paksa. Mahalaga yan. Kasi sa mga nakaraang pagsasagawa ng pananaliksik ng mga mag-aaral ko, nakikita ko yung trend, kumbaga, ng kanilang mga paksa. Masasabi ko na yung paksang to ay hindi na bago para sa akin. Gas-gas na, gamit na yung paksang to. Bakit kailangan pang ulitin yung pag-aaralan ng paksang ito? Okay? So, kung isa kang mapanuri and mapag-obserbang mananaliksik, maaari kang makapili at makakuha ng mga paksang gagamitin mo sa iba't ibang channel or sa iba't ibang bahagi, kumbaga, ng lipunan natin. Mapa-internet man yan, social media, television, diary o magazine. Yung mga pangyayari mismo na nasa paligid at maging mula sa sarili mo na nais mong masagutan. When you say sa internet at social media, di ba? Mula umaga at pagkatulog sa gabi, yung una at panghuling chine-check natin yung social medias and such. Maaari ka makakuha ng mga ideya siguro sa pag-scroll-scroll lang ng mga feeds ninyo sa inyong social media. Maaari kang makakuha ng posibleng maging paksa mo na kung saan hindi yung paksa na gas-gas na or yung paksang gamit na gamit na. Eh, ba yung bago naman, yung napapanahon naman. Sa television, maaari din kayong makakuha ng paksa sa television. Lalong-lalo na if mga paksa na sa tingin mo ay kailangang pag-aralan pa at nais mong bigyan ng mas malawak ang pag-aaral na hindi na ibigay ng nakikita mo sa television o maging yung sa dyaryo at magazine. Maaari din kayong makakuha ng mga posibleng maging paksa sa mga printed materials na iyan. Okay, yung mga pangyayari sa paligid, maaari ninyong gawan ng paksa yan. Kailangan lamang ng interaction between ng guro at sa inyo bilang mananaliksik. Maging sa sarili, baka may mga paksa ka or may mga sabi natin na interesadong mga paksa na nais mong gawa ng pananaliksik, nais mong
bigyan ng paglinaw. So, maaari rin na gawin mo yung paksa ng iyong pananaliksi. Okay? But basically, when you say panasurating pananaliksik, isa kasi siyang malalimang pagtalakay sa isang tiyak at naiibang paksa. Okay? Kaya nga, kailangan na yung mga paksa na siyang gagawin ninyo, dapat hindi na yung mga gamit na, o di kaya yung mga gas-gas na talaga na mga paksa. Dapat naman yung paksa na iyon ay naiiba. Masasabi natin na, bago to. Na ang paksang to ay hindi kaparehas ng naibang mga mananaliksik. Kasi pag sinabi ninyong surating pananaliksik, malalimang pagtalakay sa isang tiyak at naiibang paksa. Mas maigi kung napapanahon din yung paksa na gagamitin ninyo. Hindi lang ito basta pagsama-sama ng mga datos na nasaliksik mula sa iba't ibang primarya at sekundaryang mapagkuna ng impormasyon, kundi taglay nito ang obhetibong interpretasyon ng manunulat sa mga impormasyong kanyang nakalap. Ang interpretasyong ito ang pinakamahalagang elemento ng isang tunay na sulating pananaliksik. So, sabi yan ni Spalding, 25. So, pinigyan niya ng pagpapakahulugan yung sulating pananaliksik. Ano nga ba yung sulating pananaliksik? Para naman, mas mabigyan kayo ng ideya sa kung paano ninyo pipiliin yung inyong paksa. Bilang dagdag, ang pananaliksik daw, ayon kina Constantino at Zafra, 25, ang pananaliksik ay isang masusing pagsisiyasat at pagsusuri ng mga ideya, konsepto, bagay, tao, isyu at iba pang ibig bigyang linaw, patunayan o pasubalian. Okay? So pananaliksik is sinasagawa yung pananaliksik kasi may nais bigyang linaw, may nais patunayan, may nais pasubalian. Masabi natin patunayan. Okay? So, masusing posisiyasat siya. Hindi siya basta-basta lang na, okay na to, search lang tayo sa internet and such. Hindi yan ganyan. And dagdag, ayon naman kina Galero at Tejero, 25, ang pananaliksik ay may tatlong mahalagang layunin. Ano yung mahalagang tatlong layunin ayon sa kanila? Isinasagawa ito upang makahanap ng isang teorya. Ikalawa, mula sa pananaliksik ay malalaman o mababatid ang katotohanan sa teoryang ito. At ikatlo, isinasagawa upang makuha ang kasagutan sa mga makaagham na problema o suliranin. Okay? So yung tatlong yan, yung sinasabing mahalagang layunin kung bakit magsasagawa ng isang pananaliksik. Una, makahanap ng teorya, mga haka-haka na nais patunayan. At mula dyan, maaring ginagamit din yung pananaliksik para malaman kung gaano nga ba katotoo yung teorya na iyan. And makuha yung kasagutan, okay, ng mga makaagham na problema or di kaya suliranin. So sa madaling sabi, mula sa kanilang mga pagpapakahulugan, yung pananaliksik ay isang sistematikong proseso ng pangangalap, pag-aanalisa at pagbibigay kahulugan sa mga datos mula sa mga mapagkakatiwalaang mapagkuna ng impormasyon upang masagot ang isang tanong, upang makadagdag sa umiirang na kaalaman o pareho. Okay, sistematiko. Sinasabi dyan na sistematiko. So, ibig sabihin ay may sinusundang hakbang. Okay? So, may sinusundang hakbang at una na riyan yung papili ng paksa. Malalaman ninyo sa kalaunan kung paano nga ba tamang at mas makakuha ka ng mas magandang paksa sa isang sulating pananaliksik. So, yung resulta ng pananaliksik na isinasagawa ninyo, maaaring makahatid sa atin ng isang bagong teorya o konseptong tumataliwas
o sumusuporta sa isang teorya o konsepto, maging yung rekomendasyon o isipang isa pang tanong na nangangailangan ng mas malalim na pananaliksik. Okay? So more or less, yan yung surating pananaliksik. Bakit tayo gumagawa ng pananaliksik and such. Napaghambingin natin yung surating pananaliksik sa iba pang or sa mga ordinaryong ulat lamang o sa ordinaryong mga sulatin lamang. When you say surating pananaliksik, higit na sabihin natin na higit na malawak yung focus ng ulat at iba pang karaniwang teksto. Yung mga teksto na isinulat ninyo nung nakaraang markahan. Samantalang yung focus naman ng sulating pananaliksik ay mas limitado. Okay? Kasi the more na limitado ang inyong sulating pananaliksik, the more na mas mapalalalim mo yung pagtalakay ng nasabing paksa na napili mo sa iyong pananaliksik. Inaasahan kasi dito na susuriin, hihimayin, palalalimin at bibigyang interes ng mananaliksik ang pagsasagawa ng kaalamang ilalahad patungkol sa paksa. Kaya mas limitado siya. Unlike sa ibang mga teksto na kung saan malawak yung sakop, malawak yung kailangan ninyo o maaari lamang na sa iba't ibang branches kayo ng mga kaalaman mailalagay ninyo sa mga tekstong iyon. Ibahin ninyo yung sulating pananaliksik sapagkat limitado lamang siya. At una sa mga hakbang para maging limitado yung pananaliksik niyo lamang is yung tamang pagpili ng paksa. Okay? So, isa pang malaking pagkakaiba ng dalawang uring ito ay ang dami o lawak ng gagamiting kagamitan o sanggunian. Okay, why? Bakit nasabi natin na yung kagamitan o sanggunian na gagamitin? Kasi sa sulating pananaliksik ay maaaring kailangan mong lumabas, magsagawa ng obserbasyon, makipanayam o magsurvey at pumunta sa palengke, sa mga paradahan ng tricycle, mga museo at makasaysayang puok. Mas nangangailangan siya ngayon ng malawak na kagamitan at sanggunian na siyang gagamitin mo para mapalalim ang isinusulat mong pananaliksik. Okay? So, hindi lamang sapat na mag-click ka sa Google at tapos i-search mo doon ang nais mong impormasyon at magagawa mo na yung pananaliksik mo. Hindi yan ganyan. Bagkos, maaring mag-survey ka, maaring magkaroon ka ng panayam at maging mga obserbasyon. Depende sa nature ng pananaliksik na isinasagawa mo. Okay? So, more or less. Now, talakayan natin kung ano yung katangian ng isang pananaliksik. Pag sinabi ninyong pananaliksik, ito ay objetibo. Objetibo, ito'y naglalahad lamang ng mga impormasyong hindi basta galing sa opinyon o kuro-kurong pinapaniga ng manunulat kundi nakabatay sa datos na maingat na sinasaliksik, tinataya at sinusuri. Okay? Objektibo, nakabatay lamang siya sa mga ebidensya, sa mga pruweba, sa mga datos, impormasyon na hindi lamang galing sa mga opinyon, sa mga pananaw, sa mga persepsyon. Bagkos, mga impormasyon na hango sa katotohanan. Okay? Ikalawa, sistematiko. Sistematiko, ito, naipaliwanag ko na ito. Diba, sistematikong proseso. Sistematiko, ibig sabihin, may logical na hakbang o proseso na siyang sinusundan. Okay? Para maging mas katanggap-tanggap yung konklusyon na siyang isusulat. Okay, systematic po. Ito yung unang gawin, sunod, and sunod.
Okay? So, may proseso, may hakbang na sinusunod. Hindi lamang yan. Yung pananaliksik ay napapanahon o maiuugnay sa kasalukuyan. Nakabatay sa kasalukuyan at tukoy dito yung petsa at taon. Lalong-lalo na yung mga sanggunian na gagamitin ninyo. Nakasasagot sa suliraning kaugnay ng kasalukuyan at ang kalalabasan ay maaaring maging basihan sa desisyong pangkasalukuyan. Okay? So, napapanahon. Dili itong mga pas na. Ikaapat, yung empirical. Ano nga ba yung empirical? When you say empirical, ito yung conclusion or ang conclusion ay nakabatay sa mga nakalap na datos mula sa tunay na karanasan o naobserbahan ng mananaliksik. Okay? So, base sa obserbasyon, base sa tunay na karanasan, dili lang kay muna-muna. Next, critical. Critical, maaring masuri at mapatunayan ng iba pang mananaliksik ang proseso at kinalabasan ng pag-aaral dahil taglay nito ang maingat at tamang paghahabi at paghahatol ng mananaliksik. Critical, may pagkakataon pa ang iba na masuri at mapatunayan yung iba pang inilahad mo sa iyong pananaliksik. Next, ang pananaliksik ay masinop, malinis at tumutugon sa pamantayan. So, nararapat itong sumunod sa mga pamantayang inilahad at kakikitaan ng pagiging masinop at malinis sa kabuuan. When you say masinop and malinis, ibig sabihin, direct to the point. Hindi na madami-daming mga sideways, kumbaga, sa isinasagawa. Sunod, dokumentado. Dokumentado, nagmumula sa mga materyales, ang mga impormasyon at datos. Binibigyan ng karampatang pagkilala ang pinagmula ng mga ito. Kaya kapag kukuha kayo ng sanggunian, dapat kinikilala ninyo kung sino yung pinagkuna ninyo ng impormasyon na iyan. Kasi magkakaroon na tayo ngayon yan ng plagiarism at ayaw nating mangyari dyan. Okay? So, more or less, yan yung mga katangian ng isang pananaliksik. Ngayon naman, ayon kina Professor Constantino at Zafra, hindi lamang yung pananaliksik yung may katangian. Dahil sa mga katangian ng pananaliksik na nabanggit, dapat na ang isang mananaliksik din ay magtaglay ng mga katangian para matagumpayan niya yung pananaliksik. At narito yung iilan. So una, ang isang mananaliksik dapat ay matyaga sa paghahanap ng datos mula sa ibang mapagkukunan ng sandigan. Matyaga. Kung walang mahanap sa internet, kung walang mahanap sa aklat na nariyan sa inyo, maghanap pa. Tumuklas pa ng iba pang mga datos. Hindi lamang, huwag niyong limitahan yung sarili ninyo. Dapat matyaga kayo. Huwag kayong gumitaw agad ba na wala na akong mahanap na datos. Okay na yan. Hindi ganyan yung pananaliksik. Hindi yan yung paghahanap ng datos. Okay? So dapat taglay ninyo ang pagiging matyaga sa paghahanap ng mga datos. Next, mapamaraan sa pagkuha ng mga datos na mahirap kunin. Ito na yun. Paano mo nga ba makukuha yung mga datos na kailangan mo na sa tingin mo ay napakahirap kunin ito. Maparaan, dapat mag-isip kung paano mo mapapatunayan yan at makuha yung mga datos na yan. Next, maingat sa pagpili ng mga datos batay sa katotohanan at sa kredibilidad ng pinagkunan, sa pagsisigurado sa lahat ng panig ng pagsisiyasat at sa pagbibigay ng mga konklusyon, interpretasyon, komento at rekomendasyon. So, sinasabi dito, maingat sa pagpili ng mga datos. Sa internet, hindi or marami dyan sa mga impormasyon na nakalahat dyan na
hindi napapabilang sa mga reliable sources, kumbaga. Hindi mapagkakatiwala ang sources, kumbaga. Yung Wikipedia, hindi natin masasabing reliable source yan sapagkat yung Wikipedia ay na-edit yan ng kung sino man. Okay? So, kailangan mapanuri kayo. Kailangan maging maingat. Sunod, analytical sa mga datos at interpretasyon ng iba tungkol sa paksa at mga kaugnay nito. Okay, analytical, kumbaga, kung sa iyo, yan yung interpretasyon mo kung bakit yan yung paksa mo. Sa iba naman, may iba silang pagpapakahulugan. May iba silang interpretasyon. So, dapat maging analytical ka sa pagkuha mo ng mga datos. Then, critical sa pagbibigay ng interpretasyon, conclusion, at rekomendasyon sa paksa. Critical, again, nailahad natin yan na dapat nasusuri pa ng iba yung mga interpretasyon. At maging critical din sa pagsulat ng conclusion, recommendation. Next, matapat sa pagsasabing may nagawa ng pag-aaral ukol sa paksang pinag-aaralan. So, kung eto na yung mga paksa, eto kasi yung disadvantage. Kapag yung paksa mo ay gasgas na at gamit na, masasabing na may studies about ani. So, maging honest na may mga pag-aaral na ganito, na dapat hindi na yan ulitin. Okay? Kaya nga nagsasagawa ng pananaliksik. Kasi may nais tuklasin pa. Okay? So, sa pagkuha ng mga datos na walang itatago, iniiwasan, nagkakaila ng walang pagkilala at permiso kanino man at sa pagtanggap ng limitasyon ng pananaliksik. Maging matabas, maging honest sa lahat. Okay? And, panghuli, responsable sa paggamit ng mga nakuhang datos sa mga tao o institusyong pinagkuna ng mga ito at sa pagtiyak na maayos at mahusay ang mabubuong pananaliksik mula sa format hanggang sa nilalaman at prosesong pagdadaanan. Okay, responsable. Yung mga nakuhang datos ay huwag mo gamitin ng basta-basta lamang. Maging responsable kung paano mo gagamitin yung mga datos na nakuha na iyan. At kung ikaw man ay nag-survey ng mga ilang tao, dapat maging responsable ka na kung sinabi mo sa kanila, magiging confidential lamang yung magiging resulta ng survey, dapat sarili ninyo lamang yung naging resulta ng survey. At hindi basta-bastang pinagkakalat. Lalong-lalo na yung mga personal na impormasyon ng mga taong yun. Okay? So, naway yung mga katangian na iyan ng isang mananaliksik ay taglay ninyo. At naway para naman ay mas mapagtagumpayan ninyo yung pagsasagawa ninyo ng pananaliksik. Kasi pagkatapos ng ilan nating talakayan ay magkakaroon at bawat katapusan ng ating talakayan, may mabubuo dapat na bahagi kayo ng pananaliksik. Sunod, pag-aralan natin yung mga uri ng pananaliksik. Mga uri ng pananaliksik, ito ay may tatlong kategorya akong ilalahat sa inyo. Una sa mga kategorya is yung basic research. Basic, ibig sabihin, yung resulta lamang ng pananaliksik na ito ay agarang nagagamit. Okay? Kung ano yung layunin na inilahad, yun lamang ang siyang agaran siyang nagagamit, kumbaga. Dali rin siya magamit agad-agad, kumbaga, na nagagamit yung resulta. Okay? So, basic research, pag sinabing basic research, ay halimbawa, yung mga pananaliksik tungkol sa epekto ng haba ng oras na inilalaan ng mga kabataan sa paggamit ng Facebook sa kanilang pakikipagtungo sa mga tao sa kanilang kapaligiran. So, yung resulta nito agad ang nagagamit natin. Kung mailalahad agad kung ano yung magiging epekto at ano yung magiging aksyon na gagawin base sa lumabas ng pananaliksik. And then, yung pananaliksik tungkol sa font na ginagamit ng mga vandal sa Metro Manila. So, that's basic research.
na kung saan pag magkakaroon lamang ng pagkuha ng mga datos hingga sa mga phones na ginagamit, hingga sa mga vandals. So basically, magagamit agad at matutukoy agad yung resulta, agaran na nagagamit. So basic. Next ay ikatlong halimbawa. Pananaliksik tungkol sa katangian ng mga boy band na hinahangaan ng mga kabataan sa isang barangay. So, boy band, kumbaga yung mga nasa music industry or di kaya yung mga, ewan ko, yung mga kumakanta, yung mga sumasayaw. Yung ngayon ay mga Korean boy band, kumbaga yung mga mas binibigyan ng tuon ng mga kabataan ngayon. So, that's basic. Inaalam lamang yung mga katangian ng mga boy band na hinahangaan ng mga kabataan sa isang barangay. Okay? So, basic. Ikalawa sa kategorya ay yung action research. Action research, ito yung pananaliksik na ginagamit upang makahanap ng mga espesipikong mga tanong or I mean, makahanap ng mga solusyon sa mga espesipikong problema o masagot ang mga espesipikong tanong ng isang mananaliksik na kinakailangan sa kanyang larangan. At yung resulta ng pananaliksik na ito ay maaaring makapagbigay ng panibagong solusyon sa kung ano yung gagawin sa problemang iyan na tinutukoy. Halimbawa ng mga maaaring pananaliksik under action research is ito. Yung pananaliksik sa pinaka-epektibong bilang ng mga miyembro tuwing may pagkatanggawain ang inyong klase sa Filipino upang masigurong ang lahat ay tumutulong o nakikibahagi sa mga gawain. Diba masasabi natin action research na siya? Kasi may problema na isinasaad sa pananaliksik na iyan. And then, ano yung gagawin na action? Base na rin sa pananaliksik na isinagawa, so yun yung i-implementa na action sa problema. Sunod, na halimbawa, pananaliksik tungkol sa epekto ng pagkakaroon ng extracurricular na gawain ng mga estudyante sa inyong paaralan sa kanilang academic performance. Naman siya ay problem na kailangan mabigyan ng kasagutan. Diba? So, ano yung epekto ng curricular or extracurricular na gawain sa academic performance mismo ng mga mag-aaral? At mula sa resulta ng pananaliksik na iyan, magkakaroon ng aksyon, magkakaroon ngayon ng pagresolba ng sabing problema. Then, ikatlong halimbawa, pananaliksik kung may epekto ba ang pagkakaroon ng part-time sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa 11 baitang sa inyong paaralan. So, epekto pa rin pagkakaroon ng part-time, di ba? May aksyon, may problema dyan. Part-time ay hindi naman natin masasabi na baka mas maging doon na yung maging focus ng mga mag-aaral ba kaysa sa pag-aaral nila mismo. So, maaring bahagi yan ng isang action research. Now, ikatlong kategorya is yung applied research. At ito yung kategorya ng pananaliksik na siyang gagawin ninyo. Okay? Applied research, ito yung resulta o kumbaga ang resulta nito ay ginagamit o inilalapat sa majority ng populasyon. Hindi lamang yung mga mag-aaral yung makakapagpakinabang, hindi lamang yung mananaliksik yung makikinabang, hindi lamang yung barangay yung makikinabang, bagkus marami yung makikinabang. Applied, kumbaga, majority or karamihan sa mga populasyon or sa mga tao ay makikinabang sa pananaliksik na iyan. So, yan yung applied research.
Halimbawa ng mga applied research, eto, mga pananaliksik kung paano magaganap ang or nagaganap ang bullying sa isang paaralan. Yung paksa na ito ay gasgas na, gamit na to. Next, pananaliksik kung ano ang sanhi ng malaking achievement gap ng mga mag-aaral sa isang baitang sa isang paaralan. So, maaari yung achievement gap, yung mga achievers and such. Next, mananaliksik kung bakit sumasali ang mga gang or sumasali sa mga gang ang mga kabataan sa isang komunidad. So, masasabi natin, ito yung mga halimbawa ng applied research, bagkus lahat ng aspekto sa lipunan ay magkakaroon ng pakinabang at magagamit nila yung pananaliksik na iyan. So, yan yung pananaliksik na siyang gagawin ninyo, yung applied research. Now, bago masimula ninyo yung inyong pagpili ng paksa sa inyong gagawing pananaliksik, narito yung ilang mga paalala para mapili ninyo ng maayos yung inyong pananaliksik o yung paksa ng inyong pananaliksik. Kasi yung paksa, yung siyang pangkalahatan at sentral na ideyang tinatalakay sa isang sulating pananaliksik, diba? At napakalaking bahagi sa pagkakaroon ng matagumpay na sulating pananaliksik ang pagkakaroon ng mahusay at lubos na pinag-isipang paksa. Dili lang ay kaninga paksa akong gamiton and such. Dapat pinag-iisipan yung paksa. Okay? Una sa mga mahalagang gabay sa pagpili ng ng pinakaangkop na paksa is yung paksa na kung saan interesado ka o gusto mo ang paksang pipiliin mo. Okay? So dapat interesado ka sa paksang pinili mo. At masabi natin interesado ka kapag ka yung mga paksa na iyan ay under sa mga ito, yung paksang marami ka nang nalalaman or di kaya paksang gusto mo pang higit na makilala o malaman or yung mga paksang napapanahon. So, yung mga paksang yan, siguro yan yung nakapag-interest sa inyo. So, maaaring gamitin ninyo at maaaring ninyong bigyan ng puwang yan sa inyong pananaliksik, sa pagpili ninyo ng paksa. Ikalawa, mahalagang magiging bago, nag-iiba at hindi ka pareho ng mapipiling paksa ng mga kaibigan mo. At sisiguruduhin ko sa inyong pananaliksik na wala talagang magkakapareho ng pananaliksik o paksa ng pananaliksik. Okay? Dapat unique. Next, may mapagkukunan ng sapat at malawak na impormasyon. Alalahanin din ninyo yan sa pagpili ng inyong paksa. Baka pinili mo yung paksa na iyan, interesado ka nga, pero wala ka namang makukunan ng mga impormasyon yan. Paano mo mapapalalim yung paksa na iyan? So, wala rin. Dapat bigyan mo rin ng tuon kung may mapagkukunan ka bang sapat na impormasyon hinggil sa paksang iyan. And panghuli, maaaring matapos sa takdang panahong nakalaan. So, interesado ka nga. May mga sapat na mapagkukunang impormasyon ka nga. Naiiba nga yan. Pero, ang tanong, matatapos ba yan sa nakalaang panahon sa pagsasagawa ng nasabing pananaliksik? So, ang lahat ng ito ay dapat ikonsidera ninyo para yung paksa na siyang pipiliin ninyo ay masabi natin pinakaangkop talaga at pinakamagandang gamiting paksa. Okay? So more or less, yan yung mga mahalagang gabay na siyang dapat inyong pakatandaan kapag pipili kayo ng paksa. Now, talakay natin yung hakbang sa pagpili na mismo ng paksa. Diba kapag pipili ka ng paksa, aalamin mo muna kung ano ang inaasahan o layunin ng sulatin, right? So, dapat alamin mo talaga kung ano yung
hinihinging layunin or hinihinging resulta ng inyong pananaliksik. Diba? So, first pa lang, ano nga ba yung layunin ng inyong pananaliksik? Alimbawa, yung sinabi ng guro na layunin na isa sa gawain yung pananaliksik is eto. Ang layunin ng gawain ito ay maipamalas mo ang kasanayan sa pananaliksik sa Filipino batay sa kaalaman sa oryentasyon, layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik sa pamamagitan ng pagbuo ng sulating pananaliksik patungkol sa mga paksang napapanahong magagamit ng mga guro at administrador ng ating paaralan sa pagpaplano at pagpapabuti ng mga programa at serbisyo ng paaralan para sa mga mag-aaral. So kung ang layunin na ibinigay is ganyan, dapat yung paksang pipiliin ninyo ay naaayon din sa layunin na iyan. Okay? So, ano nga ba yung layunin? Kung wala naman na, kung wala namang ibinigay na layunin yung guro, kumusulta sa kung ano yung gusto mong kinalabasan ng inyong pananaliksik. That's between, dapat magkaroon ng ugnayan yung guro at yung mananaliksik. Kayo bilang mga mananaliksik. Ikalawa sa mga hakbang ay ang pagtatala ng mga posibleng maging paksa sa sulating pananaliksik. Itatala nyo ngayon yung mga maaari at posibleng paksa sa isang sulating pananaliksik. Dito ay mas maraming paksa ang siyang isusulat mo, mas maigi. Okay? Mas maraming posibleng paksa ang isusulat mo, mas maigi talaga. Okay? And kasi yung kasunod na hakbang niyan is susuriin ninyo isa-isa yung mga paksang iyon. Susuriin ninyo yung mga itinalang ideya. At sa pagsusuri, gagamit or gamitin ninyo yung mga sumusunod na tanong na ito para matukoy kung ang mga ideya at mga paksang na itala ay naaangkop na gamitin bilang isang paksa. Una, alin-alin sa mga ito ang magiging kawili-wiling gawin o saliksikin para sa iyo? Bakit ka interesado rito? Alin ang posibleng makatulong sa iba kapag naihanap ito ng kasagutan? Alin ang alam na alam mo na? Alin ang gusto mo? Alin ang gusto mo pang lalong makilala at mapalawak ang iyong kaalaman? Alin ang maaaring mahirap ihanap ng kagamitang pagkukunan ng impormasyon? Alin ang masyadong malawak at mahirap gawan ng pananaliksik? Alin naman ang masyadong limitado o maliit ang sakop? Alin ang angkop sa inyong antas at kakayanin mong tapusin sa itinakdang panahon? Kaya yung mga katanungan na iyan, dapat maiugnay mo sa naitala mong mga ideya at mga paksa na maaaring gamitin mo sa iyong pananaliksik. Mula sa mga sagot na pinili mo or mula sa mga sagot mo sa mga katanungan na iyon, ay magdesisyon ka at itanong mo sa sarili mo. Kasi lalagyan mo ng mga check marks yung mga ideya na iyon, yung mga paksa na iyon, base sa naging kasagutan mo sa mga tanong. Magdesisyon ka ngayon, gamitin mo yung katanungan na ito. Yung mga katanungan na ito. Alin kaya sa mga ito ang pinakagusto ko o pinakamalapit sa aking puso? Pinakamadali kong maihanap ng kasagutan? Pinakamadaling maiugnay ko sa layunin? At tiyak na matatapos ko sa limitadong oras na ibinigay sa akin para tapusin ang gawain. So, think. Mag-desisyon ka. Mula sa napakaraming paksa na isinulat mo, dapat pumili ka lamang ng isa. Buuin mo yung tentatibong paksa ngayon. Okay? So, nakapili ka na ng tentatibong paksa mo. At gamit ang katanungan na ito. Ito yung pinakaangkop na paksa na gagamitin ko. Ito yung mas masasabi kong
mailalahad ko pa or may mailalahad pa akong mga impormasyon hinggil dito gamit yung pananaliksik. Pagkatapos mabuo yung tentatibong paksa na iyan, limitahan natin yung paksa. Kasi sa pagbuo ng isang paksa, may tentatibo ka ng paksa. Minsan kasi, yung mga paksa na napipili ninyo na gawin or gamitin para sa inyong pananaliksing, masyado siyang malawak or di kaya yung iba naman ay limitado. Pero iilan lamang yung nakikita kong mga mananaliksik, lalong-lalo na yung mga estudyante ko, na nakapipili agad sila ng paksa na limitado. Yung karamihan talaga is malalawak yung paksa. At sa pananaliksik, balikan natin yung pagpapakulong, limitado lamang. Kasi the more limitado, the more na mas mabibigyan ng focus yung paksa. Okay? So, limitahan natin yung paksa na iyan. Tandaan, hindi dapat maging masyadong malawak or di kaya masaklaw yung paksa sa dami ng impormasyon gusto nitong patunayan ay hindi na matatapos sa takdang panahon at hindi maihahanap ng angkop na kasagutan. Bakit nasabi hindi matatapos sa takdang panahon? Dahil sa pagiging malawak nito, maraming oras ang i-google mo sa paghahanap ng paghahanap ng mga prueba, ng mga datos, ng mga impormasyon. And dahil sa dami ng mga sangay-sangay na siyang dapat mong hanapan ng impormasyon, hindi na mapapalalim yung paksa na iyan. So, kailangan limitahan yung paksa mo sa iyong pananaliksik. The more limitado, the more na magiging epektibo at maganda yung kinalabasan ng inyong pananaliksik. Okay? So, sa paglilimita ng paksa ninyo, maaaring ang mga ito ay siyang mga elemento kung paano ninyo malilimitahan yung paksa. Yung paglimita sa panahon, uri o kategorya, edad, kasarian, lugar o espasyo, yung pangkat o sektor na kinasasangkutan, yung perspektiba o pananaw. So, the more na maipapasok mo yung mga elementong ito sa paglilimita ninyo ng paksa, the more na magiging maganda at limitado ang inyong piniling paksa. Mas magiging maganda yung resulta ng inyong pananaliksik. Okay? Narito yung halimbawa kung paano yung paglilimita ng isang paksa. Say for example, yung paksa na napili mo mula sa mga naunang hakbang ay eto, yung malawak or pangkalahatang paksa, labis at madalas na pagpupuyat ng mga mag-aaral. So yan yung paksa na napili. Yung nilimitahang paksa ay dahil nga labis at madalas na pagpupuyat ng mga mag-aaral, sinong mag-aaral? Ano yung gustong kunin sa madalas at labis na pagpupuyat? Wala namang kategorya na nais bigyang linaw talaga. Pag sinabi ninyo yung malabis, anong mga sector, anong mga factors ang kailangan pang, marami pang mga factors, kumbaga, ang kailangan pang saliksikin dyan. Maaari nating limitahan yan. So, maaari nating limitahan sa ganito. Mga dahilan sa labis at madalas na pagpupuyat ng mga mag-aaral at ang epekto nito sa kanilang gawain pang-akademiko. So, nilimitahan na iyan. Hindi lamang yung labis at madalas na pagpupuyat ng mag-aaral, bagkus dito, yung paglilimita ng paksa, yung dahilan lamang, yung siyang sasaliksikin at yung epekto niya sa gawain pang-akademiko. Pero yan ay masasabi nating malawak pa talaga. Sino-sino yung mga mag-aaral? So, lalo pang nilimitahang paksa, maaari nating gawin ganito. At the more na mahaba yung magiging pamagat kasi, ay the more na mas limitado yung inyong pananaliksik o yung pananaliksik na gagawin ninyo.
Mga dahilan sa labis at madalas na pagpupuyat ng mga mag-aaral sa ikasampung baitang ng General Gregorio del Pilar High School at ang epekto nito sa kanilang gawaing pang-akademiko. Diba? Masasabi mo na limitado na sa mga mag-aaral na ito, sa lipon ng mga mag-aaral na ito, ang pag-aaral na gagawin mo, ang pananaliksik na gagawin mo. So, more or less. Isa yan sa mga halimbawa. Maaari din, ganito. Malawak na o pangkalahatang paksa, yung perception sa mga taong may tattoo sa katawan. Nilimitahang paksa, kasi perception ng mga taong may tattoo sa katawan, sino-sino yung mga tao na magiging involved sa pananaliksik mo. So, dito, perception ng mga kabataan sa mga taong may tattoo sa katawan. So, kaninong mga perception sa mga kabataan, nilimitahan na yan. At mas magiging limitado pa yan kung ganito yung magiging paksa na. Perception ng mga kabataang nasa edad 13 hanggang 19 sa mga taong may tattoo sa katawan. So, nililimitahan mo lamang yung pag-aaral sa mga kabataang may edad na 13 to 19. More limitado yung magiging paksa ninyo. At naway, mai-apply ninyo yan sa magiging pananaliksik ninyo. Okay? So, more or less. At nais kong iwan sa inyo yung katagang ito para masimulan ninyo yung inyong pagpili ng paksa at paggawa ng pamagat ng inyong pananaliksik. Mabuting pananaliksik ay nagsisimula sa mahusay na paksa. Piliin mo itong mabuti para sa matagumpay na pagsasagawa. At naway masundan ninyo yung hakbang ng pagbuo at pagpili ng paksa para sa isang sulating pananaliksik. Kung may mga katanungan, ay wag kayong mahiyang i-contact ako ng personal. Okay? Salamat sa pakikinig.